Y-A-N-E-R-S is Yanners. Y-A-N-E-R-S is Yanners. Today is November 2nd and birthday ngayon ni Machete. So, happy birthday kay Machete. Siyempre sa aking husband na si Machete. Ayan. So, ngayon, nilipat ko yung computer dito sa my bedroom. Diba nung sabi ko nung una, parang gusto ko kama lang yung nandito sa my bedroom. Pero dahil di madilim dun sa kwarto, so dapat lagi siya nakabukas yung ilaw. So, naisip ko na sayang sa kuryente. Hindi, actually, hindi na mainit eh. Sayang sa kuryente. Kahit LED yung ilaw, parang all day siya nakabukas kasi, di ba, buong araw ako nasa computer, nag-work sa computer. So, dito sa room na to, maliwanag kahit na walang ilaw. So, dumidilim na lang dito mga around 6 p.m. Daytime, talagang maliwanag. So, tipid kami sa ilaw kasi hindi na kami nagta-turn on. Hindi katulad doon sa kabila. Ayan yung aking table. Andyan-dyan na ako magtatrabaho. And siguro, parang TV na rin namin, ano, yung aking computer kung gusto namin manood. Thank you, Tito Mari. Itong kwarto na to, eh, may mga boxes pa, tatanggalin ko lahat yan. Hindi ko alam kung sino pwedeng kumuha nito eh. Nabibenta daw pala yung mga boxes. Yung kapitbahay namin sa baba, na lalaki, kinukuha niya talaga yung mga boxes namin eh. So, siya na lang siguro yung tawagan ko para kunin lahat itong mga boxes. Yan. So, eh, ganyan lang. Ang bala kong gawin dito, dito ko na lang ilalagay si Marian. Hindi ko alam kung dito ko ilalagay si Marian o sa may living room. Pero kasi parang magiging guest room na lang siguro tong room na to. No, kung meron makikisleep over, yung mga pamangkin ko, kapag dito sila matutulog, pwede na sila dito sa sahig kasi malinis naman yung sahig. Yan, dyan sila lahat. Kasyang-kasya sila dyan. Kahit maggulong-gulong sila, hindi sila magsisiksikan. Si Maria, naiisip ko, dito ko na lang siguro siya ilalagay. And then itong dining, baka dito na lang din. Pero ngayon, hindi ko muna kukunin si Marian dahil kasi hinihintay ko pang makabet yung mga electric fans dahil hanggang ngayon, hindi pa sila tapos. Pwedeng si Marian dito nga eh, sa kwarto na lang. Siguro si Marian dito na lang sa gilid. Kasi itong electric fan na to, ipapasabit ko dito eh. Kaya wala nang istorbo sana. Ayoko na naka-electric fan sa kasi ang lalaki nila. Kayo, mag-suggest kayo kung ano, kung saan ko pwede ilagay si Marian. Kung dito sa bedroom, sa kabilang room, sa living room. Suggest kayo kasi nakikita niyo naman yung itsura ng bahay kahit paano, diba? Para may idea naman ako kung saan siya ilalagay. Kasi gusto ko syempre malapit siya sa akin. Kaya naisip ko dito sa katabi ng computer ko. Pero yan, suggest kayo kung saan ko ilalagay si Marian. Kasi hindi naman ganun kalakihan yung bahay. Kaya meron akong palabok pinadala ni Mami Sue kasi birthday ngayon ni Machete. Kaya nagpadala si Mami Sue ng palabok. Ayan. May hipon ba to? Salamat Mami Sue sa palabok. Ako kakain ito lahat. Binuksan ko na kasi mainit kanina para hindi siya mapanis. Pinabukas ko agad. Asan yung pakok, char? Hindi, biro lang. Wow, mali pala. Hindi pala siya palabo. Pansit canton. Teka nga. Pansit, papa, pansitan. Wow, mali. Akala ko palabo. Kaya tinanong ko kung measuring. Ang dami nito ah. Hindi ko ito mauubos. Kaya mag-share ako. Okay. So, may natanggap akong ayuda. Galing sa kapatid ko. Yung si Ate Nat. Si ate ko na nasa States. Nagpadala siya ng, syempre, ng box. Kanina lang dumating yung box na pinadala niya. Kaya, syempre, naambunan ako ng kanyang paayuda. So, meron akong, yan, bath gel. Ano to? Dove? Pang lalaki. Men care. Yeah. Para kay Machete. Itong spray. Before you go toilet spray. Ayan. Kailangan ko to. Lalo na kapag lumalabas tayo sa mall. Kaya kailangan, shhh. Ganon. At saka, ito kay Chewon. Dalawang pants. Ayan, may pangalan pa niya, Isha. Tawag ng ate ko kay Chewon, Isha. Hindi ka ba nag-vitamins pa? Nandito papa ko ulit. Ba't di ka nag-vitamins? Wala, hindi siya nag-vitamins. So, si mama ko kasi ma-vitamins. Medyo marami na siyang nararamdaman sa katawan niya. Salamat sa paayuda. Sana sa susunod ulit. Grabe, bumaba ako. From 4th floor pababa dahil ayan, dumating ulit si Shopee. Bumili ako ng commercial emergency lamp. Nawala ng kuryente Sunday. Kaya napabili ako agad-agad ng emergency light kasi ito yung wala kami dito sa bahay. Kaya sabi ko, dito pa naman sa Pinas, di ba, hindi may iwasan na mag-blackout or brownout.
Kaya sabi ko, kailangan kong bumili nitong emergency lamp. Pero nung nasa Korea pa lang ako, nakitingin na ako ng mga emergency lamp. Yun nga lang, dinelay ko ng dinelay kasi kung ano na yung mga pinagtitingnan ko. And then nung nag-brown out nung Sunday, yun, sabi ko, ay, bumili na talaga ako ng emergency lamp. Kasi feeling ko noon, parang hindi naman yata na nagba-brown out sa Pinas, ano? Pero ganun pa rin pala, no? Nagba-brown out pa rin talaga siya dito nung walang notice. So, hindi ko alam kung paano ito gamitin. Sa charge lang yata ito eh. Ayan siya. Ilaw to ah! Ano? Oh, ako lang yata yung nag-iisip. Check ko kung paano siya gamitin. Tingin ko naman, maliwanag naman kasi hindi naman ganun kalakihan ng bahay. Hindi na ako matatakot kung mawalan man ng kuryente dito ulit. Lalo na sa gabi, ano? Anyong, today is November 6th and nandito ako sa bahay ng aking mahal na ina. Malapit lang yung bahay nila sa amin, siguro on foot 10 minutes lang. So malapit lang, as in magkapit bahay lang kami, no? And kagabi ako dumating dito, Saturday, today is Sunday, and siguro uwi kami, baka bukas na. So nandito ako ngayon dahil birthday ng aking pamangkin, nasa Kian Charles Ong. Ngayon, happy birthday, pag napanood niya to, kapag ma-upload ko na to, sobrang late na. Dahil marami pa akong mga videos na masuunahin na i-upload dito. Kaya happy birthday sa aking pamangkin na si Kian Charles Ong, na ngayon 12 years old na siya. Yeah. And nakatulog naman ako ng maayos dito, syempre, no. Iba pa rin siguro kapag natulog ka sa bahay ng magulang mo, no. Makakatulog ka ng mahimbing. Ayan, damit ng nanay ko yan. And ako naman, wala naman ako yung namamahay. Kapag napunta sa ibang bahay, yung namamahay, yung ganon. Ako wala, hindi ako namamahay. Wala akong ganong eme sa katawan. No, siguro kasi nasanay na rin ako na kung saan kami nag-overnight, natutulog, nasa Korea pa ako, di ba? Panay yung overnight namin. So, nasanay na rin siguro ako na ganun. And actually, pag natutulog kami sa hotel or pension noon sa Korea, mas masarap yung tulog ko kasi iniisip ko na the following day, wala akong gagawin dahil hindi ako maglilinis. May mga ganang bagay, kaya mas masarap yung pahinga ko doon. Unless, kung talagang may iniisip ako, yung talagang may iniisip ako na isang bagay, yun, hindi ako makatulog. Tapos ko lang maligo ngayon. Magla-lunch na kami after nito. Parang hinga ako sa tubig dito, no? O baka shampoo. Kasi important. Ay, galing sa aking kapatid na si Ate Nat. Ayan si Chewon. Nag-e-enjoy naman siya kasi kasama niya yung mga pinsan niya, kalaro niya. Ano po yun? Birthday niyong aking pamangkin na si Kian. Gelatin. Dan, ano po? Gelatin. Gelatin. Gusto niyo ba ng gelatin? Ayan. Dito sila lahat kumain. Dito. Kasi birthday nung naka-red. Hello? Hello, naka-red. Ano pong wish niyo? Naka-red, ano pong anong wish niyo? 1K daw, 1K. 1K na ano? Cash. Ang pinakamatanda, ito. Aray ko. Sumunod, itong dalawa. Yung kamukha ko daw. Ayun, at saka yun. Yung aming first honor. Ang scholar ng bayan. At yung po ang my birthday. Say hi! Hi! Ito yung binili ko na. Binili ko na ang karaoke. In-order ko sa TikTok shop kahapon. Tapos dumating siya kanina. Mabilis lang kasi sabi sa akin, darating siya 3 to 5 days para mga November 10. Ano pa lang ay November 6. Kaya nagulat ako kanina kasi dumating na siya agad-agad. Eh, nandito ako sa bahay ng mama ko. Kaya pumunta kami agad doon ng kuya ko sa kabila. So, ito, nabili ko siya ng 2,575. Maganda naman siya, yung tulog niya. Yung mic, na-testing na namin yung mic. Maganda naman. For 2,600, maganda na rin siya. Para kahit saan, pwede mo siyang dalhin. Hindi siya ganun kabigat. At ito po yung ang madam. Ang bayan. Madam ba? 1, 2, 3. Yay! Sige nga, tingnan natin. Happy birthday, Kian. Achi, Andrea, Alexi, and Ashley. Wow! Ano na naman masasabi mo, birthday boy? Maganda. Anong wish mo daw? Pera. Happy birthday to you. Oh, wish ka muna, Kian. No. Yay! Wala na naman kuryente. Ano ba naman yan? Simula nung dumating ako dito, siguro 4 times nang nawawala ng kuryente. Nakakaasar. Nawala ng kuryente nung weekend. Tapos ngayon, Tuesday, nawala na naman ng kuryente. Hindi ko alam kung bakit.
And yung nakaka-worry lang, ayan, maghahanas ako talaga kasi nakakainis. Nawawala ng kuryente, mga 10 to 15 minutes ganun. Pero kasi ang winu-worry ko, baka masira yung mga appliances dahil sa ganyan. Katulad ng aircon, kanina, naka-aircon kasi ako ngayon eh. Biglang namatay, and yung ref, computer, yon. Patay sindi, yung kuryente. So, ewan ko ba, bakit nawalan ba ng ilaw? Magbabayad naman kami ng ilaw ah! Bago ako buwi dito sa Pinas, ito talaga yung isa sa pinaka-worries ko, yung mawalan ng kuryente. Dahil alam ko dito sa atin, panay nawawalan ng kuryente, umulan man o hindi umulan. So yun na nga, nangyayahat na siya. And buti na lang, daytime, kaya bumili na ako nung emergency light. Pero hindi pa kasi nakakabit ng kuya ko yung emergency light. Kaya hindi ba na sila nag-aabiso kung mawawalan ng kuryente? Kung may klase ako, biglang namatay, wala na. Thank you, see, ano na? Anong ganap ninyo ngayon? Yan, pati trabaho ko, nakako-compromise ng dahil dito. Bumalik na yung kuryente after 20-25 minutes, ganun. So, kasi yung mama ko, nakatira lang sila, malapit lang sa amin, 10 minutes on foot lang. And kausap ko yung mama ko kanina sa phone, nung nagkaroon ng kuryente. Yun sabi niya, hindi naman nawawalan sa kanila ng kuryente. So, tingin ko, dito lang sa street na to, nawawalan ng ilaw. And hindi ko alam kung bakit, kung ano ang ganap. Nagka-class kasi ako kanina na wala kuryente. So, wala. Hindi ako nakapagpaalam sa estudyante ko. Hindi rin niya alam kung ano yung nangyari kasi nga walang kuryente. So, nakakaabala talaga yung ginagawa nila, no? Alam niyo yun, hindi na ako magtataka kung isang araw lahat ng mga appliances ko dito sa bahay nasira na nang dahil sa patay sindi na kuryente nila, no? Na napagbigyan ko na ngayon nagzuzumbay sa tapat ng bahay, ano? Yung talagang dyan sila sa mismong tapat ng bahay nagzuzumba na pagkalakas-lakas ng zumba nila. Okay na sana eh. Nadagdagan ito eh. Dinagdagan pa nung lagi nagba-brown out every week eh. Yeah! This is the end of the video. I'm so thank you for watching, Yana. Welcome home!